sa ating mundong ginagalawan ay mayroon talagang mga nilalang na hindi pa natutuklasan at mayroon ding mga tao na sadyang kakaiba ang talento at tinatawag na silang mga superhuman. At kung mahilig ka nga sa mga ganitong video, eh sana huwag mong kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Salamat! Nakakatakot ng pagkukulam sa sementeryo. Pag-usapan natin yan, mga idol. Maraming kababalaghan sa ating mundo na napakahirap e paliwanag. At ngayon nga, salitang kulam ang ating pag-uusapan. Ang kulam ay hindi pa lubos na pinaniniwalaan ng mga eksperto dahil ito daw ay walang katotohanan. Pero ayon naman sa mga albularyo, ang kulam ay may katotohanan at ito ay nakakatakot na gawain. Dahil kung ikaw ay may nakaaway na isang mangkukulam, e magdedelikado ang iyong buhay ayon sa mga albularyo. Dahil maari kang pahirapan ng iyong nakaaway sa pamamagitan ng kulam. At magkakaroon ka ng lubhang karamdaman na hindi daw mabibigyan ng lunas ng mga espesyalista. Kaya dahil dyan, eh marami ang natakot sa kulam. At mas lalong nakakatakot ang mga susunod na pangyayari. Dahil sa isang cementerio, eh merong matatagpuan na isang bungo, at ito ay may laman ng mga litrato at pangalan ng mga tao, at ang mga litrato ay may tusok ng mga karayom. At sa pangyayari nga na yan, eh marami ang kinilabutan. At marami ang nagtatanong, kung sino daw ang mga tao na nasa litrato, at higit sa lahat eh sino ang mangkukulam na gumawa nito. At bago nga natin yan talakayin, eh gusto ko lang sabihin na ito ay nangyari sa lugar ng Mindanao. At si Master Gala ang nakakuha ng video na ito. At kahit siya ay kinilabutan sa kanyang nasaksihan sa loob ng sementeryo. At ayon sa mga taga rito, eh meron daw palaging pumupunta na matandang babae sa sementeryo. Pero maliban nga sa kanya, eh meron din daw kasing ibang pumupunta doon. At ang katanungan kanina, sino ang mga tao sa litrato, at buhay pa ba sila hanggang ngayon? At ang pamilya nga na nasa mga litrato, ay pamilyang pastor na sina Alan Reyes. At nung nakita daw niya, na ang kanilang mga litrato ay nasa isang bungo sa loob ng sementeryo. Eh talagang kinilabutan daw sila. Dahil hindi daw nila alam kung sino ang gumawa nun, dahil wala naman sila nakaaway, at sinabi niya rin ang totoo na sila daw ay pinagkakamalan ding mangkukulam sa kanilang bayan, pero wala daw yun katotohanan, at chismis lang daw yun sa kanilang lugar. Ng mga sismoso at chismosa. At inamin niya na rin na meron daw talaga siya nakaalitan, pero bago nga natin talakayin kung sino yan, eh alamin muna natin ang mga naramdaman ng pamilyang pastor nung sila ay kinukulam, at sabi nga nila nakakaiba daw ang kanilang pakiramdam yung mga oras na yon, may masakit na hindi nila maintindihan, at wala silang ganang kumain, at nagpa-check up nga daw sila sa ospital, dahil baka COVID ang kanilang sakit, pero ayon nga sa resulta ng espesyalista, eh negatibo daw sila sa COVID. Kaya doon ay nagulat sila, dahil ano kaya ang sakit nila, kaya lumapit sila sa isang albularyong babae, upang malaman kung ano ba ang kanilang nararamdaman, at sino ang gumawa nito. At dito nga ay nagsimula na ang albularyo. At siya nga ay kumuha ng kandila at tubig. At sinindihan niya ang kandila, at pinatak ito sa tubig, at ito nga ay biglang naghugis na hindi maintindihan, pero ayon sa albularyo. Na isang babae daw ang gumawa nito, dahil ang naging hugis daw ng patak ng kandila, ay naghugis babae, ayon sa albularyo. Pero kung tayong hindi albularyo ang titingin eh parang nilamutak na kandila lang ang ating makikita. At dito nga sinabi na ni Eileen, na ang kanya daw pinaghihinalaan, na kumulam sa kanila. Ay ang kalapit na barangay lang nila. Na silala, at ayon nga dito sa pahayag naman nilala, inaamin niya daw, na meron silang hidwaan, o hindi pagkaunawaan ng pamilya nila Eileen.
pero hindi niya daw magagawa ang paratang nito at wala daw talaga siyang alam sa pangyayari na naganap sa loob ng sementeryo. At hirit niya pa na hindi lang naman daw siya ang nakaaway ng pamilya nila Aileen. At dahil nga sa salaysay ni Lala, kaya magulo talaga kung sino ang responsable sa pagsasagawa ng kulam na yon. At kahit nga sila Aileen ay naguguluhan na rin, kung hindi daw si Lala. Sino daw kaya talaga ang gumawa nun sa kanila? At isa pang nakakatakot mga idol, dahil meron isang matandang babae na lumapit sa kanila, at sinabi nito ng horror fan na siya daw ang naglista ng buong pamilya ni Aileen sa papel, pero sabi niya na hindi siya ang kumulam sa pamilyang pastor, at sabi niya na napagutusan lang daw siya na isulat ang lahat ng buong pamilya ni Aileen sa papel. At yung mga sumunod na nangyari daw, hindi niya na alam na ganun ang kahihinatnan. At dahil nga sa tension minabuti nga ng barangay na gumitna sa usapan ng dalawa. At nasabi nga dito ni Aileen bakit naman daw ganun ang ginawa nito. At ano daw ba ang kanilang kasalanan. At pati pa mga bata di nadamay nila. Pero sabi nga dito ng matanda, na biktima rin daw siya dito. Pero humingi rin siya ng pasensya sa pamilya ni Aileen, pero giit niya na siya ay napag-utusan lang. At punta naman tayo sa susunod na video, at sa video naman na ito. Sinasabi na kinulam din daw ang lalaking ito, at pinapahirapan. At kung pagmamasdan nga ang mukha nito. Talagang nakakatakot ang ginawa sa kanya, dahil namamaga ang kanyang muka, at ito ay lumolobo. At meron ding nagsasabi na siya daw ay naenkanto, at dito nga ay may isang lalaki na pilit daw pinapaalis ang kulam at maligno sa kanyang katawan. Pero sa pag-ugong nga ng video na ito, meron mga nagsabi na ito daw ay scripted lamang at walang katotohanan. Totoo man o hindi ang kulam. Ang pinakamahalaga ay palagi po tayong magdasal. Dahil kung malakas ang iyong pananampalataya sa Diyos, walang sino man ang maaring makapanakit sa'yo, dahil ang Diyos ang handang magprotekte sa'yo. At hanggang dito na lang tayo mga idol at sana ay huwag niyong kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong niyan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan sana huwag mong kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po. Babae na sinaniban ng demonyo.